Sa umpisa ng movie ay pinapakilala si Jigen Daisuke, isang kilalang magnanakaw at kinakatakutang hitman. Ngayon ay nasa Poland si Jigen, kung saan ay nakaharap niya ang isang lalaki na nais subukan kung gaano siya kagaling sa paghawak ng baril. Ilang sandali lamang ang lumipas at wala ng buhay ang lalaki. Matapos ito ay tumungo naman siya ng Mexico para magsanay sa kanyang pag-asinta ng baril. Kahit tinatamaan pa rin ang target ay hindi kontento si Jigen sa resulta at alam niyang may problema ang kanyang baril. Lumapit siya sa isang eksperto kung saan ay pinayuhan siyang tumungo sa Japan dahil doon niya matatagpuan ang makakapag-ayos ng kanyang revolver. Samantala makikita si Kyoko at Yuya na binububob ng mga gangster matapos nilang iligtas ang batang nagdangalang Otto sa kamay ng mga ito. Sumunod na araw ay nasa Japan na nga si Jigen at patungo sa sinabing lugar ng eksperto na kanya rin palang pinagmulan. Nagtanong siya sa nagdangalang Ruri kung saan ang lugar na kanyang hinahanap. Nakarating na siya subalit ang lugar na iyon ay pugad pala ng sugal, kaguluhan at maging prostitusyon. Tahimik lamang na nagmamasid sa kapaligiran si Jigen nang lapitan siya ng lalaking si Kinjo. Nagulat si Jigen dahil si Kinjo ay isa niyang kaibigan na ilang taon na rin niyang hindi nakikita. Pinaliwanag ni Kinjo kung paanong ang lugar na iyon ay naging pugad na ng mga taong walang pangarap sa buhay. Napahaba ang kwentuhan ng dalawa hanggang sa banggitin ni Kinjo ang tungkol sa nagdangalang Yaguchi na siya rin hinahanap ni Jigen upang mag-ayos ng kanyang baril. Ayon sa impormasyon ay si Yaguchi ang nagsusuplay ng armas sa isang mafia boss na kinakatakutan sa lungsod. Sumunod na araw ay pinuntahan ni Jigen ang lugar ni Yaguchi ayon na rin sa impormasyon mula kay Kinjo. Subalit imbes na weapon dealer ang kanyang makita ay isang wall clock shop ang tumambad sa kanya. Lalong ikinagulat ni Jigen nang malamang matandang babae pala si Yaguchi, ngunit pinakita na rin niya agad ang revolver upang ipaayos. Mahalagang bagay na para sa kanya ang baril dahil nakasama niya ito sa mga panahong siya ay magnanakaw at hitman. Sa kabila ng pakiusap ni Jigen ay hindi pumayag si Yaguchi dahil matagal na panahon na niyang iniwanan ang pagiging weapon expert. Samantala si Kyoko at Yuya ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Ito ay dahil nais ibenta ni Kyoko si Otto sa mafia upang magkaroon sila ng maraming pera ngunit nais namang iligtas ni Yuya ang bata. Sumunod na araw ay nakipagkita si Jigen sa matagal ng kaibigan na isang professional Go player. Masaya silang naglaro at nagkwentuhan tungkol sa mga relo kung saan ay napahanga si Jigen sa suot nitong relo na isa palang peke at gawa ni Yaguchi. Bukod pala sa mga baril ay magaling rin gumawa ng mga peking relo si Yaguchi. Kahit hindi kilala si Yaguchi sa industriyang ito ay nakakabenta ito ng mga mahal na relong kanyang pineke lamang. Naging kapaki-pakinabang kay Jigen ang impormasyong ito kaya't bumalik siya kay Yaguchi upang bumili ng relo. Habang inihahanda ni Yaguchi ang mga gamit ay pumasok ang batang si Otto sa shop at bit-bit nito ang sirang relo. Nakilala ni Yaguchi ang relong iyon kaya tinanong niya ang bata kung saan ito nakuha. Sa kabilang dako ay makikita naman ang kinakatakutang mafia boss na si Adel at makikitang naka-wheelchair. Sira na ang vocal cords nito kaya't gumagamit ng voice assist device. Tumungo sila sa headquarters ng Yakuza dahil isa sa kanyang tauhan ang ginawang bihag ng kalabang mafia. Hindi nagustuhan ng Yakuza na nagbebenta si Adel ng droga na nagmumula sa dugo ng mga bata imbes na katulad ng tradisyonal na droga. Habang nagiging mainit ang usapan ng dalawang boss ay inilabas ni Adel ang isang armas mula sa kanyang bakal na paa. Gamit ito ay naubos niyang patayin ang mga Yakuzang nasa kwarto. Matapos ang kaguluhan ay inutusan ni Adel ang kanang kamay na si Kawashima na hanapin ang batang si Otto dahil kailangan niya ang dugo nito para sa drogang gagawin. Samantala pinag-usapan naman ni Jigen at Yaguchi ang tungkol sa dalang relo ni Otto. Ang relong ito ay pagmamay-ari ni Kyoko at naalala ni Yaguchi ang nangyari sa babae noong nagbubuntis ito. Matapos ang kanilang kwentuhan ay pinakiusapan ni Yaguchi si Jigen na ihatid ng bahay si Otto. Nagdadalawang isip si Jigen sapagkat ayaw niya sa mga bata, ngunit nangako si Yaguchi na ayusin ang revolver ni Jigen kung poprotektahan nito si Otto. Dahil nais talagang maayos ang kanyang baril ay pumayag na rin si Jigen. Bago umalis ay binigyan ni Yaguchi ng baril si Jigen, kapalit ng kanyang revolver upang magamit nito habang inaayos pa ng matanda ang kanyang revolver. Habang pauwi ay napansin ni Jigen na hindi nakakapagsalita si Otto kaya't binigyan ito ni Jigen ng papel at ballpen upang magkaintindihan sila. Mula sa mga isinulat ni Otto ay sumakay sila ng bus pauwi ng bahay ni Kyoko. Pagdating sa bahay ay nakita na lamang nilang wala ng buhay si Kyoko at halatang brutal itong pinatay. Dahil sa nakita ay bumalik sa alaala ni Otto ang kanyang nakaraan kung saan ay nasaksihan niya kung paano pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina. Bago pa dumating ang mga pulis ay inilayo na ni Jigen si Otto sa lugar na iyon.
Hindi nagtagal ay dumating si Kawashima upang sundin ang utos ni Adele na hanapin si Otto. Samantala, makikita naman si Adele na nagbebenta ng droga at pinagmamayabang nito ang kakayahang panatilihing bata ang gumagamit dahil gawa ito sa dugo ng mga bata. Katunayan ay 52 na ang edad ni Adele, ngunit mukha pa rin siyang bata dahil sa paggamit ng kanyang droga. Kinagabihan ay gumamit ng droga si Adele nang lumapit si Kawashima at nagpanggap itong isang matanda. Binalitan itong si Otto ay kasama si Jijen, kaya't hindi magiging madali ang pagkidnap sa bata. Nang marinig ito ay iniutos ni Adele na magmanman lamang at maghintay ng tamang pagkakataon upang kunin si Otto. Samantala, si Otto ay ibinalik ni Jijen sa bahay ni Yaguchi at makikita ang pag-alaga ng matanda. Nang gabi ring iyon ay sinabi ni Yaguchi na marunong talagang magsalita si Otto dahil narinig niya ito noong nananaginip ang bata. Napagtanto ni Jijen na maaaring nagkaroon ng mental disorder si Otto dahil sa mga trauma na kanyang naranasan. Sa kabilang dako ay kinausap naman si Kingjo ni Kawashima kung saan ay dinala ng mga ito si Kingjo sa isang madilim na lugar. Tinanong ni Kawashima kung saan matatagpuan si Jijen, ngunit hindi sinabi ni Kingjo kung nasaan ang kaibigan. Sinubukang lumaban ni Kingjo sa grupo ni Kawashima, ngunit humantong ito sa pagkakabaril sa kanya. Sumunod ay nakipagkita si Kawashima kay Ruri kung saan ay makikitang nagmamahalan ang dalawa, subalit hindi maaaring magkatuluyan. Kinaumagahan ay tumungo sa underground shop ni Yaguchi si Jijen upang tingnan ang kanyang revolver na kasalukuyang inaayos. Nakita niya roon ang isang sulat mula kay Yaguchi na nagsasabing may kailangan itong bilhin na gagamitin niya sa pag-repair ng revolver. Nakarinig ng ingay sa itaas si Jijen at nakitang sinusubukang tumakas ni Otto. Pinigilan ni Jijen ang bata at nangakong poprotektahan ito sa lahat ng oras. Matapos ito ay tumungo sa kabilang lungsod si Yaguchi upang makahanap ng ibang impormasyon tungkol sa bata. Hindi sinasadyang nakita ni Yaguchi si Ruri na matagal na rin pala niyang kaibigan. Habang nag-uusap ang dalawa ay lumapit si Adele upang bumili ng mga armas kay Yaguchi dahil kilala ang pangalan ng matanda bilang supplier. Subalit alam ni Yaguchi na gagamitin ni Adele ang baril sa masamang intensyon, kaya tinanggihan niya ang mafia boss. Samantala, binabasa naman ni Jijen ang mga sulat ni Otto kung saan nilahad nito ang mga tromang naranasan mula sa pang-aabuso, pagpatay sa kanyang ina at ang pagkidnap sa kanya. Naawa si Jijen sa bata, kaya't binilhan niya ito ng string upang laging dala ni Otto ang kanyang sinulat, bagay na nagustuhan rin nito. Bumalik si Otto at Jijen sa shop ni Yaguchi kung saan ay nakita nila ang isang babae na ang katunayan ay si Kawashima, gamit lamang ang kakayahang magpalit ng anyo. Kinagabihan ay pinag-usapan ni Yaguchi at Jijen ang tungkol sa kalagayan ni Otto, ngunit wala silang nakuhang bagong impormasyon. Ngunit sa oras na iyon ay dumating na ang mga tauhan ni Kawashima. Naging mabilis ang ikinilos ni Jijen at agad na patumba ang kalaban gamit ang kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa kabila nito ay nagtagumpay pa rin si Kawashima na kidnapin si Otto, kaya't napagtanto ni Jijen na ang babaeng nakita nila sa shop ay walang iba kundi si Kawashima. Gagamitin sana ni Jijen ang kanyang baril, ngunit bigla na lamang may sumaksak sa kanya dahilan upang mawalan siya ng malay. Tatapusin na sana ni Kawashima si Jijen nang biglang patunugin ni Yaguchi ang isang malaking orasan. Natawag ang pansin ng mga kapitbahay, kaya't hindi nagtagumpay si Kawashima sa kanyang plano. Sumunod na araw ay nagising na lamang si Otto sa isang paggawaan ng droga kung saan ay kinukuha ang kanyang dugo upang mapanatili ang pagiging bata ni Adele. Samantala, nagising naman si Jijen, kaya't inutusan siya ni Yaguchi na umalis upang hanapin si Otto at maiwasan ang mga pulis. Aakuin na lang din ni Yaguchi ang pagkamatay ng tauhan ni Kawashima dahil sa kanyang shop naman nangyari ang krimen. Dagdag pa niyang magiging kabayaran na rin ito sa pagbenta niya noon ng mga armas sa masasamang tao. Nagpa siya si Jijen na harapin ang mga armadong tauhan ni Kawashima gamit ang binigay na baril ni Yaguchi upang masiguro ang kaligtasan ni Otto. Nang gabing iyon ay nakipagkita si Jijen sa isang lalaki upang makakuha ng impormasyon at bumili na rin ng mga bala. Ayon sa lalaki ay malawak na ang nasasakupan ng mafia ni Adele sa Japan kahit pa meron itong kapansanan. Bago umalis ang lalaki ay sinabi nitong patay na si Jinku at ito rin ang dahilan kung bakit nalaman ng kalaban ang kanyang kinaroroonan. Sa oras na iyon ay ilang kabataan ang naubusan na ng dugo dahil sa paggawa ng droga, habang inaalala naman ni Adele ang kanyang kabataan kung saan ay nagawa niyang patayin ang kanyang sariling ina. Nakapasok na si Jijen sa teritoryo ni Adele, ngunit tumunog ang alarm kaya't nalaman ng lahat ang kanyang pagdating. Nang marinig ang alarm ay nais magmadaling umuwi ni Kawashima. Ngunit pinigilan ito ni Ruri dahil maaari itong mapahamak, kaya't nangako na lamang si Kawashima na babalik ng buhay para kay Ruri.
Samantala, nilapitan naman ni Adele si Otto at napansin nitong maraming bagay ang pareho sa kanila. Dumating na si Kawashima at binalaan nito si Adele tungkol sa pagdating ni Jijen. Papalapit na rin si Jijen at binabaybay ang madilim na daanan patungo sa lugar ng mafia. Isang lalaki ang bumaril sa kanya, ngunit agad nakailag si Jijen at nagkaroon ng palitan ng putok. Napapaligiran siya ng kalaban subalit dahil sa karanasan bilang matinik na hitman ay madali lamang niyang tamaan ang mga kalaban. Kabi-kabila ang pagpapaputok ng mga kalaban, ngunit pinasabog ni Jijen ang isang tangke ng gas kaya't mas napadali ang buhay ng mga tauhan ni Adele. Habang papalapit sa kinaroroonan ni Adele ay nakaharap ni Jijen ang mga mersenaryong nagtatrabaho sa mafia. Sa kabila ng mga armas at taktika ng mga mersenaryo ay nagawa pa ring magwagi ni Jijen. Lalo pang nabawasan ang kalaban nang dumating si Yaguchi at pinasabog nito ang isang boss. Lumapit ang matanda kay Jijen at binigay na nito ang kanyang revolver na kakaayos lamang. Alam ni Yaguchi na si Jijen lamang ang may kakayahang sagipin si Otto kaya't pinag-inat niya si Jijen. Dahil nakabalik na ang tunay niyang baril ay lalong naging maganda ang pag-asinta ni Jijen dahilan upang mas mapadali ang pagpatay sa mga kalaban. Nakapasok na siya sa lugar ng kalaban kung saan ay nakaharap niya si Kawashima na naghihintay lamang pala ng pagkakataon. Napansin ni Jijen ang gas at pinaputukan ito kaya't nakita niya si Kawashima. Magaling na kalaban si Kawashima, ngunit sa huli ay si Jijen pa rin ang lumabas na panalo. Tumuloy ng kanyang paglalakad si Jijen at patungo siya sa lugar kung saan kinukuha ang dugo ng mga bata. Hindi katanggap-tanggap ang kanyang nakita kaya't pinagpapatay niya ang mga nakabantay roon. Sa pagpasok ni Jijen sa isang kwarto ay nakita niya si Otto na walang malay sa piling ni Adele. Sa oras ding iyon ay nakapagsalita ang bata, bagay na ikinagulat ni Jijen. Nang marinig ang boses ng bata ay naawa rito si Jijen at nangakong hinding-hindi nahahayaan ang sinuman na manakit kay Otto. Hinamo ni Adele si Jijen sa isang laban ng pagbunot ng baril upang malaman kung sino ang may karapatang kunin ang bata. Subalit hindi akalain ni Adele na ganun pala kabilis ang kamay ni Jijen pagdating sa baril kaya't nahulog na lamang itong walang buhay. Ngayon ay nagawa na nga niyang iligtas si Otto sa kamay ng mafia na nagtatangka sa buhay nito. Sumunod na eksena ay makikita si Yaguchi, Jijen at Otto sa shop kung saan ay nais na lamang ampunin ni Yaguchi si Otto. Nang marinig ito ay muling sumilay sa mga labi ni Otto ang ngiti dahil sa muli ay magkakaroon na siya ng pamilya. Sumunod na araw ay kailangan ng umalis ni Jijen upang bumalik sa Europe at ipagpatuloy ang pagiging magnanakaw at hitman.